Magandang umaga, narito na ang mga unang balitang hatid ng GMA Integrated News. Yan ang ginawang rain dance ng mga katutubong dumagat remontado sa Angat, Bulacan para sa ritual na humihiling ng ulan. Ginawa nila yan sa gitna ng nararanasang El Nino. Kaisa nila rito ang Metropolitan Waterworks and Sewerage System. Ayon sa MWSS, nire-respeto nila ang ganitong paraan ng mga katutubo at parte rin daw ito ng mga ipinatutupad nilang hakbang kaugnay sa supply ng tubig. 200 metro na ang nasimulan sa southbound lane ng tunnel ng Metro Manila Subway Project. Ang subway na ito mula Valenzuela hanggang Paranaque ay inaasahang matatapos sa 2029. May unang balita si Joseph Morong. Ito ang unang pasilit ng Transportation Department sa ginagawang Metro Manila Subway Project simula na magbutas nitong Enero ang mga tunnel boring machine. Kita na ang itsura ng southbound lane tunnel na nasa 200 meters na ang nagagawa mula sa Valenzuela Depot. Ngayong buwan naman sinimula ng pagbutas ng northbound lane. Makapal ang concrete segments na nagsisilbing dingding ng tunnel. Those segments is all automatically installed by erection, segmento erection unit. Ito na yung nabubungkal ng tunnel boring machine ng Metro Manila Subway at ganito yung makikita nyo na mga tunnel kapag nabuo na yung subway. Ito yung mga segments na kapag binungkal, kinatapal at paninigurado ng DOTR at ng contractor ng proyekto, hindi naman daw babaha kapag halimbawa may mga ulan. Katulad daw sa Japan, ang ginagawang subway. Yung entry natin siya ay maliit lang, tapos meron siyang gate doon, sarado yon. Airtight, di tayo babahain sapagkat elevated ang gate natin. Kahit laban sa lindol ay ginamitan ng teknolohiyang Hapon ang subway. Mahigit 33 kilometro ang kabuuan ng proyekto na may 17 istasyon mula sa Valenzuela City hanggang sa Bikutan sa Paranaque. Sa unang bahagi mula sa Valenzuela hanggang sa North Avenue Station sa Quezon City, nasa 200 metro na ang nabubutas. Ang susunod na istasyon na tutumbukin ito ay sa Quirino Highway na sa Disyembre sisimulang butasin. Lampas kalahating milyong mga pasahero makikinabang sa subway project na magpapaikli ng biyahe mula Valenzuela, Panaia mula mahigit isang oras sa mahigit 40 minutes na lamang. Makakabawas din ito ng traffic sa mga daraan ng lugar. Konektado rin ang subway sa MRT, LRT at maging ang ginagawa pa ring North-South Commuter Railway. Kahit yung mga papuntang Baclaran, yung papuntang Calamba because it connects to the NSCR. 2029, inaasahang matatapos ang subway project na posibleng maningil ng 22 pesos na boarding fare at 2 pisong dagdag sa kada kilometrong biyahe base sa unang pag-aaral ng 2017. Pagtitiyak ng DOTR hindi mababalam at mapababayaan ang tinatayang 400 bilyong pisong proyekto. Japan contractor being supervised by Japan consultants. In other projects being supervised by ADB. We are committed to complete this project. Ito ang unang balita, Joseph Morong para sa GMA Integrated News. Ngayong linggo na, ipamamahagi ang mga imbitasyon para sa ikalawang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Bongbong Marcos sa July 24. Ayon sa House Secretary General, 2,000 ang pwedeng manood sa Batasang Pambansa sa Quezon City at pwede ring manood online. Sa loob ng Batasang Session Hall, may mga bagong upuan na kakulay ng watawat ng Pilipinas. Ipapakita na sa LED screen ang mga larawan ng mga kongresista imbis na i-print. Bago makapasok sa session hall, kailangan muna magpakita ng COVID-19 vaccination card o certificate at magpa-temperature check. Kung mataas ang temperatura o may ibang COVID symptoms, kailangan magpa-antigen test. RT-PCR test naman kung hindi bakunado kontra COVID. Hindi naman imbitado sa SONA si Negros Oriental Representative Arnolfo Tevez Jr. Suspendido kasi siya hanggang July 30, kaya bawal siyang dumalo. Inlusad kahapon ang 38 pesos per kilo na bigas sa ilang pamilihan at target na rin ibenta ito sa mga kadiwa store. Pero siyempre, mas tinatangkilik pa rin ang 25 pesos per kilo na bigas. Mula sa Quezon City, may unang balita live si James Agustin. James? Susan, good morning. Magdamagan pa rin yung pila para makabili ng murang bigas sa 25 pesos per kilo. Dito po yan sa Kadiwa Store sa tanggapan ng Department of Agriculture. At tulad na nabanggit mo, Susan, kahapon ang isang grupo ay naglunsad ng 38 pesos per kilo na well-milled rice na mabibili na sa ilang piling pamilihan. At bagay na ikinatuwa naman ng mga mamimili, lalo pa pumapalo na sa 40 pesos pataas yung presyuhan ng commercial rice sa ngayon.
Kagabi pa nakapila sa labas ng Kadiwa store sa tanggapan ng Department of Agriculture si Jeline para makabili ng 25 pesos per kilo na murang bigas. Palagi raw kasi siyang inaabutan ng cut-off, kaya mas inagahan niya ang pagpunta. Nakakatulong po kasi siya sa pang-araw-araw, tsaka para problema na lang is ulam. Tsaka mura. Mura po kasi. Si Aling Carol, 2 beses na raw nakabili ng murang bigas. Malaking tulong daw sa kanyang pamilya, lalo't pinagkakasya lang niya ang kita ng kanyang asawa. Kasi sir, ang hirap ng buhay sir. Kagaya ko, walang trabaho, asawa ko lang nagtatrabaho. Kaya nakikipagsapalaran po ako sa hirap. Marami nagtsatsaga na pumila lalo't pat pumapalo na ngayon sa 40 pesos pataas ang kada kilo ng commercial rice sa mga pamilihan. Ang Philippine Rice Industry Stakeholders Movement of PRISM inilunsad kahapon ng 38 pesos per kilo na bigas na mabibili sa ilang piling tindahan. Nangipag-ugnayan na rin sila sa DA para maibenta ito sa Kadiwa stores. Bagay na kinatuwa ng mga mamimili dahil wala naman daw kasiguraduhan kung hanggang kailan mayroon 25 pesos per kilo na murang bigas. Malaking tulong pa rin yun sa amin. Bakit? Kasi po, sa 42 kasi sir, pag bumili ka ng 42, malaking ano pa yung ano doon, yung 4 pesos na ano, may ano pa, pwede pa namin ibili ng tuyo, ganun, kasi, di ba, kahit nga tuyo ngayon, ang mahal. Sana po, meron. Kasi kung meron po, hindi na po kagaya ng ganito. Pipila pa, tapos aasa ka na makakabili ka, pero maubusan, ganun, magkakatulong. Malaking tulong na sinyo. Malaking tulong po, syempre, sir. Kasi ang 45, menos sa 38, eh. Pang-araw-araw na rin po yung pambili ng pagkain. Samantala, Susan, ito yung sitwasyon dito sa labas ng Kadiwa store. Mahababa na po yung pila ng mga bibili ng murang bigas tulad ng mga nakaraang araw. Ganun pa rin naman yung sistema, may cut-off po yan at bawat nakapila dyan ay hanggang 4 kilo lamang yung maaaring mabili nila. At siguro mga nasa 100 lamang yung napagbibigyan kada nagbubukas po yung tindahan dito ng murang bigas. Yan ang unang balita mula rito sa Quezon City. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Ilalabas daw ng Water Resources Management Office ngayong Linggo ang mga plano para maibsa ang epekto ng El Nino. Ay kay Pangulong Bongbong Marcos, sanipwersa ang ilang ahensya at tanggawaran, gaya ng Department of Environment and Natural Resources, Department of Agriculture, Department of Public Works and Highways, at National Irrigation Administration. Itinalaga ng Pangulo si dating DPWH Secretary Rogelio Singson para tumulong sa mga plano. Sa ngayon, hindi pa raw gaanong nararamdaman ang epekto ng El Nino. Kapag nagsimula na, gusto rin ng Pangulo na maipatupad na agad ang mga plano. Formal na go signal na lang ni Pangulong Bongbong Marcos ang kailangan para tuluyan ang alisin ng umiiral na State of Public Health Emergency sa bansa. Now na sinabi ng Department of Health na pabor dito ang Pangulo dahil bumababa na ang mga kaso ng COVID-19 at inirekomenda na rin ito ng Interagency Task Force. Pero syempre dapat hindi mawawala pa rin yung pag-iingat, di ba? Yan pero pa rin ang pinakamahalaga. Sa karamihan yata sa mga kababayan natin, parang wala na sa consciousness sa consciousness yung COVID-19. Although, nakikita naman natin, halimbawa sa mga public transport, sa mga mall, marami pa rin naman na nagmamask. Yes, tama yan. Tsaka hanggat maaari, nasa may open space, mas pinipili nila yung mga open air na mga lugar. No? Pero ang tanong nga, pabor kaya mga netizens dito na tanggalin na yung State of Public Health Emergency? Susan, ano sabi? Ivan Maris, halo ang opinion ng netizens tungkol dyan. Si Ambrosio De Maano, pabor na alisin na ang public health emergency status, pero magsuot pa rin daw ng face mask bilang proteksyon. Approved din ito kay Marigay Paralejas. Sa ngayon daw kasi, kahit simpleng trangkaso lang, iniisip na agad na COVID. Kontra naman si Lance Ventura na alisin ang public health emergency status dahil nariyan pa rin ang virus. Para din kay Antoline Rosie, huwag munang tanggalin dahil baka masyadong maging kampante ang mga tao at tumaas na naman ang bilang ng COVID-19 cases. Tiniyak ng AFP Western Command na pinoprotektahan nila ang mga bahura o reef na malapit sa Recto Bank. Ito matapos mapaulat na may ilang Chinese fishing militia na namataan doon noong Linggo. May unang balita si Chino Gaston. Matapos na madaan noong nakarang Linggo ang muling pagdami ng Chinese fishing militia sa may Iriquai Reef,
na sa tingin ng Philippine Coast Guard ay posibleng paghahanda sa pagsakop ng nasabing bahura, pagdiin ng AFP Western Command, hindi sila papayag na sakupin ng China ang anumang bahura malapit sa Reed Bank o Recto Bank. Tuloy-tuloy naman sir yung pagpapatrolya natin dyan sa area, and we will make sure na we will take appropriate action para mag-deter sir anybody or any entity na mag-take over and control ng ating Recto Bank. As of now sir, we really don't have any valid reports yet about us to the danger ng occupation. Ang security analyst na si Professor Renato De Castro, hindi raw inaalis ang posibilidad na kukunin nga ng China ang Reed Bank. Pero mas malamang aniya na nagbibigay ng mensahe ang China at sinusukat din ang reaksyon ng US. I will not discount it. No, that's a possibility. But my hunch is it's more of a signal. You know, we are about to commemorate the 7th anniversary of the arbitral ruling. We might have won the legal case, but we have the capacity to render that case a piece of fresh paper. Hindi rin naniniwala si dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio na occupation ng Reed Bank ang pakay ng China. Maaring may kinalaman anya ito sa paghahanap ng langis at gas sa parting ito ng dagat. Kaya lalong nagiging mahalaga aniya ang 2016 arbitral ruling na dumarami na ang kumikilalang bansa. But if the whole world recognizes the ruling, then the whole world will follow the ruling. It's only China doesn't follow. So it's, you know, China cannot go against the whole world. We are actually winning here. Nauna nang sinabi ni Senator Amy Marcos na chairperson ng Senate Committee on Foreign Relations na hindi lang China ang dapat i-monitor sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Sabi ng senadora, posible aniyang ang paglipad at paglayag ng US at mga kaalyado nito sa West Philippine Sea ay lalo daw nagpapataas ng tensyon. Pero sabi ni Carpio, hindi pwedeng ihambing ang mga ginagawa ng China sa Amerika. First of all, China is patrolling the West Philippine Sea because it claims it as its own. It's claiming, it's saying, akin ito. The US and its allies patrol the West Philippine Sea because there's freedom of navigation or flight. They are not claiming the resources or the fish. Whenever the US and its allies sail in the West Philippine Sea, they actually affirm the arbitral award. Sinusubukan pa naming kuhanan ng pahayag ang Chinese Embassy. Pero dati nang sinabi ng Chinese Foreign Ministry na teritoryo nila ang Reed Bank at mga kalapit na bahura. Ang pagpasok ng Philippine Coast Guard dito na walang paalam ay paglabag daw sa kanilang soberenya. Ito ang unang balita, Chino Gaston, para sa GMA Integrated News. Guys, ito, present ang ilang kapuso star sa advanced screening ng Mission Impossible Death Reckoning Part 1 sa bansa. Kapilang sa nag-attend sina The Missing Husband stars Yasmin Curdy, Rocco Nocino, at Michael Flores. Kasama rin nila si Direct Mark Reyes. Namangaraw sila sa breathtaking stunt si Tom Cruise sa pelikula. I was there last night and amazing! Hindi spotted din sina Pancho Magno, si Lin Ching also, actually. That's me! Kwento ni Pancho, sinulat niya ang oras kasama ang anak na si Sky habang naghihintay sa upcoming project. Wow! Yeah, it's a great, it's amazing actually. Can't wait. Pero ito ha, may aabangan na naman ng mga kapuso sa GMA Network starting this July. We're yes, July! Yes, so magsisimula na kasi ang pinakamalaking talent show competition na Battle of the Judges. Ito, kung sino-sino ang mapapanood dyan, alamin po sa unang chika ni Aubrey show Carampel. Show to us! Hindi lang tagisan ng world-class talents, kundi bakbakan din ng apat na judges ang dapat abangan sa newest ultimate talent competition ng Kapuso Network na Battle of the Judges. Hosted by Asia's multimedia star Alden Richards, na very proud na ang GMA Network ang kauna-unahang magpapalabas ng Battle of the Judges sa Asia. Nakakilabot siya. And you should watch this starting July 15, yung opening namin. Walang performances, it's just camera movements, how the stage was showcased, how the judge was introduced.
Sa Battle of the Judges, bawat judge bumuo ng 6 na performers at diskarte nila kung sino sa kanilang squad ang lalaban sa pambato naman ng ibang judges. Sa press conference, tila nagkaroon na ng preview ang mga miyembro ng media sa balitaktakan ng mga celebrity judge na makikipaglaban para sa kanilang talents. I'd like to be open to things I don't expect, things I know, things I like, things I don't like. But in the end, lahat ng ito dapat makapagturo sa akin bilang isang manager, bilang isang host, bilang isang miyembro ng entertainment industry. I know how it feels like to start from the bottom and be a contestant myself. And so, ngayon lang ako nagkaroon ng confidence dahil alam ko it will change somebody's life. Ito yung pagkakataon ko to give back all my knowledge, all my experiences. I want to be known as a competitive judge but also as a compassionate judge. Kasi I believe na kahit hindi members ng squad ko, everyone should be given a chance to shine. And pero even if ganyan na nga, may the best judge win. Sa Fast Talk with Boy Abunda, sinabi ni Attorney Annette na kung noon pa lang ay nalaman na niya na magiging fun experience sa maging judge, ay siya mismo ang magpipresenta. At kung may hindi man daw mapili na contestant for the next round, ay pinapakuha na niya ang number para sa Sparkle. Di naman nakadalo sa press conference ng Battle of the Judges si Judge Jose Manalo, na isa raw sa mga judge na dapat pangilagan. Siya ang powerhouse comedian, nakakatawa man pero seryoso raw makipaglaban. Ito ang unang balita. Aubrey Carampel para sa GMA Integrated News. Nalalapit na ang NCAA Season 99, kaya naman todo na paghahanda para sa tagisan ng lakas at galing sa larangan ng sports. Ang mga surprise at pasabog sa naaasahan, alamin sa unang balita ni Bob Gonzalez. Kung malaki, maingay, at makulay ang nagdaang taon, mas kaabang-abang ang parating na bagong season ng NCAA. Umarangkada na ang paghahanda para sa Season 99 sa pangungunan ni na GMA Senior Vice President and Head for Integrated News, Regional TV and Synergy, Oliver Amoroso at NCAA Management Committee. Dumalo rin si GMA Chief Marketing Officer Lizelle Maralag upang mas bigyang diin ang pagpapalakas ng Season 99. Jose Rizal University ang mag-host ng Season 99 ng kauna-unahang Collegiate Sports League sa Pilipinas. Ayon kay GRU NCAA Mancom Representative Paul Supan, maraming dapat abang. Unang-una na ang opening ceremonies. Mas palalakihin din daw ang partisipasyon ng school communities ngayong taon. May programa raw silang inaayos para mag-imbita ng courtside reporters galing sa 10 paaralan ng NCAA. Magbabalik din sa Season 99 ang racket sports na badminton, table tennis at lawn tennis. Nariyan din ang grassroots sports programs gaya ng 3x3 at kiddie basketball. Nagpasalamat si Amoroso sa oportunidad na maging bahagi ang GMA ng NCAA at buong galak na inaantabayanan ang pagsisimula ng Season 99. Ginawa raw ng GMA ang lahat para maihatid ang NCAA experience sa bawat sulok ng bansa. Pag-invest ng mga bagong kagamitan, pagsasanay ng mga tauhan at paggamit ng malawak na resources ng GMA. Pero hindi lang Season 99 ang aabangan ng fans. Dahil dagdag ni Supan, pinaghahandaan na rin nila ang 100th taon ng NCAA. Laking pasalamat din daw nila na kapartner ang GMA para maihatid ang NCAA sa fans. Sa Setyembre magbubukas ang NCAA Season 99 na mapapanood pa rin sa GMA Network. Ito ang unang balita. Mav Gonzalez para sa GMA Integrated News. Mahigit doble ang tinaas sa mga kaso ng cybercrime sa Metro Manila ngayong taon. May babala ang pulisya para maiwasang maging biktima ng cybercrime. Live mula sa Marikina City, may unang balita si Bam Alegre. Bam? Susan, good morning. Pag mas high-tech, mas napapadali yung proseso. Yun nga lang, kung nagagamit ito sa mabuti, eh mas madali rin nagagamit sa kasamaan. Patunay rito yung patuloy na pagtaas ng bilang ng cybercrime ayon sa mga otoridad. Kahit walang dalang cash ang customer, pwede bumili ng prutas kay Ariali Kulintas sa Marikina Market.
Basta may e-wallet, pwede mag-send payment sa kanila. Walang kahirap-hirap. Digital. Pero pati niya madali ring mabudol sa ganito, kaya alisto siya lagi. Dina-double check po namin. Tinitingnan po namin yung resibo kung nakapagbayad na po or hindi. Ang isa ring fruit vendor na si Weng Bonifacio sa ibang pambubudol umiiwas ang mga natatanggap niyang text spam na hindi raw niya alam kung paano nakuha ang cellphone number niya. Pag hindi kilala yung number o bagong ano sa mata mo, hindi mo na lang papansinin para hindi ka mabiktima. Ang pagmamatsyag naman ng security guard na si Salvador Reyes, hindi lang sa trabaho kundi pati sa kanyang digital life. Hindi na niya hinintay ang deadline ng SIM registration sa July 25 para magrehistro. Nag-iiwas kung anong mga may umano sa akin, nagtitext niya mag-ano. Hindi ko pinapansin yun. Alam mo, baka kalokohan lang po ito. Ang pulisyon ng Marikina, di ba baba sa 5 cybercrime case na natanggap kahapon? Karaniwan may kinalaman sa e-wallet scam. Kabilang ang mga ito sa mahigit 152% ng mga kaso ng cybercrime sa Metro Manila mula Enero hanggang Hunyo ngayong taon. 6,250 ang mga kaso ngayong taon kumpara sa 2,477 lamang sa parehong panahon noong 2022. Ang mga online scam, 4,446 na ngayon June 2023, 1,551 na kaso lang noong first half 2022. Ang illegal access naman, 1,063 na ngayon, 570 noong nakaraang taon. ATM at credit card fraud, 625 na ngayong taon, 241 na kaso lang noong nakaraang taon. Dahil sa ang mga tao ngayon ay naging aware na, no? Naging aware na dito sa mga problema sa scam at marami na rin po ang nagre-report, no? Isang probability kung bakit tumaas po tayo ay dahil yung mga tao ngayon ay kusa nang nagre-report sa atin. So this time na marami na tayong mga opisina hanggang provincial level, may 18 provinces na narayan na mayroong opisina. So naging accessible na ngayon yung pagre-report ng ating mga kababayan. Susan, ayon sa PNP Anti-Cybercrime Group, ilan sa mga dahilan kung bakit lalong tumatalamak itong mga cybercrime, yung malware sa internet, pati yung kapabayaan na rin ng ilang online user, kaya laging maging mapagmatsyag. Ito ang unang balita mula rito sa Marikina, Bam Alegre, para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita, panoorin ang unang balita sa unang hirit, at iba pang award-winning news ka sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. At sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.